Alright, so I'm here again for another video tutorial na paniguradong marami kayong matututunan. Okay? So, wala nang patumpik-tumpik. Simulan na natin agad. Ito ang ating website na i-explore ngayon. Ayan. AlienWorlds.io. Ayan. Pero syempre, bago ako magsimula, bibigyan ko na kayo ng tip kaagad ng mga dapat nyong i-open at i-bookmark na sites. Ayan. So, bookmark nyo na agad itong AlienWorlds.io. Sundan nyo nitong Atomic Hub. And then ng Alcor Exchange at saka ng accountwaxorblocks.io. Yan ang mga kakailanganin natin. So apat na websites po yan. So syempre simulan muna natin dito sa alienworlds.io. Okay, click lang natin tong play and earn. So ito po ay isang tiyagaan na laro ulit. Play to earn game po siya. So, simulan natin ng login. Pero syempre, kung wala ka pang account, magsa-sign up ka muna. So, itong ginagawa ko parang new account lang din. Try natin. Gawa tayo ng bagong account natin. Okay. I'm so sorry, hindi ko pala na-log out yung account ko. Okay, so wait lang. La-log out ko muna yan. Okay, so once na ma-log out natin yung ating account, let's try to click login once more. Tignan natin kung ano mangyayari, or else we'll be forced to make new account para dito sa Alien Worlds. So ngayon, tiyagaan muna tayo. Ulitin natin talaga. Open tayo ng incognito tab. AlienWorlds.io. Click muna natin yan. Then, click play and earn. Tayo muna natin mag-load. So, minsan talaga ang website nila ay may pagkabagi. Ibig sabihin, nag-e-error ang loading or minsan mabagal mag-load. So, kailangan lang natin maging patient sa paghihintay para sa larong to. So, yan. Click natin login. So, syempre, since wala pa tayong account or gagawa tayong bagong account, eto ang mga pamimilian. Yan. You could choose Facebook para direct sign in ka, or Google, Steam, Talk. Ito yung VK, Discord, Twitter, ano nga ba to? Ako, nakalimutan ko to isang to. Twitch yata to, Twitch. And then, Red Edit, not sure. And then, nakalimutan ko to isa. So, there are many ways on how we can sign up or log in dito. So, for now, gagamit tayo ng Google, okay? So, try natin tong aking account na isa. Okay. And then, naka-automatic na kasi or naka-fill in na yung aking mga accounts. Ayan. So, naka 2FA kasi ako. Wait lang. Siyempre, mabuti na ang secured ang account. And, tingnan lang natin na mag-load yung app. Click natin automatically log in into play that alienworlds.io. So, ito ang iyo magiging account name. So, i-approve mo lang yan. So, first things first, set mo yung name mo. Gusto natin ay tayo si Moneymaker999. Ayan. Then, mail you man. Then, click natin yung terms and condition niya. I-accept natin. And then, I am ready. Ayan, simulan natin. So, ito optional lang naman. Ako, no thanks ko na lang siya. Kasi sa isa kong account, ay nagawa ko na siya. Okay? So, sorry sa background noise dahil talagang sobrang init ngayon. Kailangan mag-electric pa. Init ngayon. Kailangan natin ng matindihang lakas ng ventilador.
Ayan. So, may captcha lagi dito to check na hindi robot or hindi bot ang naglalaro. So, i-approve lang natin yan. Ayan, ang pag-create lang po ng account sa pagsisimula. Another prompt po yan para sa ating Wax account. Ayan. And Code Smart Contract Function Federation. Ayan. Set Avatar. Code Smart Contract Function Federation Set Tag. Accept. Okay, click natin ngayon yung may mountains or hills. So, kailangan tama ang ating pipiliin doon. Dahil pag mali, magpo-prompt yan na mag-click ulit ng panibago or magpo-produce siya ng panibagong captcha. Let's wait for this website to load. Ito lang po ang kanyang inaallow na browser, okay? Hindi po pwede sa ibang browser to. Google Chrome po or yung sa Chrome din po ng MacBook, okay? Ngayon, bago natin simulan to, you need to choose a planet first, okay? So, there are plenty of planets where you can choose from. Merong Aiki, Cavian, Magor, Naron, Neri, and Veles. So, yung isa kong account, yung main account ko, kasi ito ay for YouTube tutorial purposes only, naka Aiki yata ako doon, kung daw nagkakamali. So, let's try here at Neri. Pero syempre, dahil nga pinag-ready ko kayo kanina nang i-bookmark niyo yung mga iba't ibang websites, tignan natin, since you're just a starter, tignan natin kung ano yung magandang land area agad at kung anong planet siya kasama. Okay, i-review na rin natin itong owstats.io para po sa information sa land, okay? So, habang naglo-load yung website, medyo mabagal mag-respond ngayon yung website nila. Try natin click yung Neri. Okay, let's click Neri and then select Planet. And then, dito sa Neri, pagka okay ka na dito, ayan ang current mining pot, 1.7117 TLM. And then, fill rate, ito po. Ayan. So, later on, explain ko rin yung TLM's unstake balance and then next mine attempt. Ayan. So, let's start. Pero, balikan muna natin yung site kung pwede mag-type. Ayan. So, sa website, upon checking, may makikita tayo ditong rare, epic, common. Meron dyan mga legendary color yellow yon. Okay, ayun, may isa ko nakita. Legendary. So, dito makikita natin kung anong planet siya kasama. Ano yung kanyang rarity, okay? Ano yung rarity ng nasa area yon? And then yung mint, mamaya magagamit. Ibig sabihin yan, yung para mga pwedeng pagka mas mababa ang mint, ibig sabihin mas marami or parang mas maganda. Palagay ko yung mga pwede natin ma-mine, okay? Ayan, tignan nyo, ang mint nila, 9 lang, ibig sabihin mataas ang mga pwedeng makuhang chances dyan ng mga NFT or mataas ang pwedeng mamine dyan. And at the same time, ito, description. Kung ano yung description ng lugar, ito, charge. So, ilan ang multiplier ng charging time mo? So, kung naka times 2 ka, times 2 ang multiplier ng charging time bago ka makapag-mine ulit. Oops, may dumaan ng motor. Okay, next is the mining power. Ayan, sa mining power natin, ito yung ibibigay na mining power or multiplier sa pagmamine sa'yo ng land na rerentahan mo or gagamitin mo. And then another thing is itong POW. Ano nga ba ang POW? Okay, so mamaya papakita ko sa inyo kung saan makikita yan sa card ng land. But then, ay ibig sabihin ng POW or POW ay proof of work. Ano ibig sabihin yan? The higher it is, the less time it takes to receive your mining results. So, pag mas mataas yung POW na yan, mas mababawasan yung time para ma-receive nyo yung mining results nyo. Anyway, kung hindi naman kayo totally nag-apura sa mining results nyo and willing to wait, kumbaga, okay lang na mababa ang POW.
As long as ang importante ay mataas ang mining multiplier and then ang NFT drop. Okay, ano naman ang NFT drop? Ayan. So, yan yung increase ang chances of finding an NFT or non-fungible token. Okay? And yung charge time featured in the text box, mamaya makikita nyo yun sa mismong card ng ating land area. It is the amount added to the wait time. Okay? So, balik tayo dito. Ayan. So, dito makikita nyo yung commission. Ibig sabihin, ilang percentage or ilang percent ang kukuhanin ng land owner sa mga namamine mo. Let's say, nakakapag-mine ka ng 2 TLM per transaction. 20% nun ang mapupunta kay land owner. So, medyo masakit. So, kailangan nyo i-consider yan. And then, dito nyo makikita yung kanyang position or kung saan siya nakalagay sa certain planet na yon. So, sa Cavian, 18, 16. So, hanap muna tayo ng maganda-ganda na area na mababa lang. Tingnan natin. Type natin, epic. Ayan. Charge time, oh, times 5. And then, ang kanyang mining power ay 2.5. Ang kanyang NFT drop rate or percentage ay 2.5. Pero, ang laki kasi ng commission niya. Hanap tayo na medyo mababa lang ang commission. Pero, maganda ang bigay ng mining multiplier at ng NFT. Okay. So, ito, palagay ko, maganda-ganda to. Times 3.5 lang ang kanyang charging time. 2.3 ang kanyang mining power. And then, 2.3 din ang kanyang NFT drop. And 8% commission lang. So, punta tayo sa Aiki 26.3. Okay. Choose another planet. Aiki tayo. Ayan. So, ngayon, click na natin yan. Click natin to. Let's start. Ayan. Ngayon, mapipili naman natin. Ayan. I want to choose where I mine. Pipili ka ng saan mo gusto. So, ito. Para makapag-zoom in ka. Itong scroll na to. And then, para makapag-drag ka or mailipat mo yung land area. Pero sa akin kasi, don't show again ko na to kasi ilang beses ko na yung nagawa. Ayan. So, zoom in natin. And then, pwede mo siya i-drag. Ayan. Para makita mo yung mismong area niya. Balik tayo dito. Ang coordinates niya 26.3. So, hanapin natin 26.3. Okay, andito siya. Click natin. Tingnan natin kung magmamatch. Land owner ito. ESNRG.WOM. Okay. Ayan. Agree. Tama siya. ESNRG.WOM. Ayan. Okay. Let's mine here. So, para mag-mine dyan. Natin yan. So, minsan talaga may kabagalan si website sa pag-respond. Okay? Tiisin nyo lang muna. Okay. Click natin yung mga boat. Yan. Eat it sa earth. And another confirmation. Crosswalks naman. Init talaga kaya rinig na rinig natin ang cooling pad ko tsaka ang ventilador. Pakainit talaga ngayon. Pasensya na mga viewers ko. Okay. Ngayon, ayan, makikita natin. Yung sinasabi sa inyo, 2.3, ito yung mining multiplier natin. And then, ito naman yung POW or proof of work. Kung gaano kabilis lilipat sa'yo yung na-mine mo. And etong 2.3 na to ay NFT lock. So, mataas na yung chance natin din na makapulot ng non-fungible token. Ngayon, ay meron pa lang tayo isang gamit. Standard shovel. Okay? So, standard shovel na yan, it takes 80 seconds bago siya makapag-recharge. So, i-click natin yung mine. Tignan natin kung ilan na makukuha natin na TLM kapag na-mine natin kapag bagong account pa lang, syempre.
Wala tayo masyadong mag-expect na malaki kasi syempre, bago pa lang yung account natin. Yan ang sinasabi sa inyo, may instances na mabagal mag-reply or mag-respond ang website. So it is also a waiting gaming. So kung meron kang ginagawa, ayan, anak ako, ayan na, claim. Claim na natin syempre agad-agad. And then i-accept mo lang siya. Para ka rin, ayun na ngayon, pag nagmamain ka, maraming advertisements, captcha na lumalabas, just the typical mining. Pero kasi ito, hindi lang siya totally a typical mining site. You're also playing. So, under development pa naman tong game na to. And ayan, congrats, you have received 0.0522 TLM from your efforts. Yan, congratulations. And 4 minutes and 20 seconds. Ngayon, balik tayo dito sa mining hub natin. 80 seconds. So, times natin sa multiplier niya na 3.5. Ayan. So, kaya po, medyo mabagal. Okay? Kung pipiliin nyo na ang charging time lang ay 2, so, ang ating 80 seconds ay magiging 160 seconds only. Okay. So, mas bababa yung mining attempt natin. Ngayon, palagay ko pwede ko na muna to i-close para i-open ko naman yung aking main account. Okay? Ayan. So, eto na ang aking main account. At sa aking main account, tingnan natin kung ilan ang aking mamamine. So, eto yung aking items. Nakapili ako ng legendary. So, charge time is times 5. Medyo matagal. So, kung ang bawat isang drill ko dito or standard drill ay 120 seconds. So, 120 seconds na yan ay multiplied by 5. So, medyo matagal na intayan yan. So, itong coordinates niya sa mga gusto. And then, ang aking trillium mining power ay 2.5. And another one, pinakagusto ko, NFT lock, 2.5. So, hopefully, makakuha tayo ng NFT sa ating pagmamine ngayon habang nagre-record tayo ng video. So, abang naghihintay tayo, ayan, sabi naman niya is, mining is now in progress, you may go back to home screen. So, hindi tayo babalik sa home screen, pupunta tayo dito sa wax.atomichub.io. Para saan ba ito? Ito ang magsaset as marketplace para sa Alien Worlds. Ayun, oh, ang bilis. Excuse me po. Okay, ang bilis po ng response ni Alien Worlds ngayon. Click natin ang always. And then click natin yung I'm not a robot. Kasi hindi pa talaga tayo robot. And let's wait for it. Check natin kung ilan ang ating makiklaim ngayon. No, medyo pinapa-excite tayo. Parang natatagalan na. Ayun. Congrats, you have received 0.2343 TLM. Ayan, so ang waiting time ko po kasi ay 20 minutes, every 20 minutes ang waiting time ko, so medyo matagal. Kaya ako, habang may mga iba akong ginagawa, inihintay ko lang tong browser ko na naka-open, eh naghihintay ako na matapos ang cooldown. Okay? So ito, click natin yung inventory. Makikita natin na meron akong tatlong standard drill dito. And pagbabalik, syempre, since tatlo ang aking standard drill, ang mangyayari dyan supposed to be ay ganito. Ayan. Si tool 1, tool 2, and tool 3. Ayan. Okay. So, itatry natin ngayon na i-delete itong ating isang item dito sa larong to. Kasi meron akong gusto ituro sa inyo paano paghihiwalay-hiwalayin ang mga nagpatong na items na pare-parehas. Okay? So, shout out lang kay Boss Mark. Kasi siya ang nagturo sa akin kung paano gawin tong pagsaseparate ng items na to. So, saludo ako dyan kay Boss Mark. Napakagaling niyan. Million fans galing around the world! Ganitong type of games. Lagi yan nauuna. Ayan. Error. Duplicate item in bag.
So tignan natin kung ano mga giging kalalabasan ng ating pagdi-delete na yun. Don't worry, upon deleting that item, hindi siya totally mawawala sa account mo. Andun pa rin siya, kailangan mo lang ulit iset. Kaya ituturo ko sa inyo kung paano iset at paano paghiwa-hiwalayin at pagsamasamahin yung gamit na yan. So ayan, medyo nagkaroon tayo ng technical error. Intay natin, check natin kung ano mangyari. Cancel muna natin ito isa. Okay, deny natin. Under decline to sign transaction. Ayan. So, na-delete na yung isa. Let's delete it all. Remove natin itong mga to. So, mayroon na isa. Oh my God! Wow! Pero, pagka tinek natin yung inventory, times 3 pa rin siya. Kasi kapag ka nakapulot kayo ng same items, ganito lang siya. Hindi siya agad-agad papasok dito. Oops, sorry. Pwede na pala ulit mag-mine ulit. At mag-try muna natin mag-mine ulit. Okay. Yan. So, ito lang yung item ko. Ayan, o. Oh. 5 minutes lang yung aking waiting time. Ngayon, paano natin i-enable itong item dito? Kasi kung i-click lang natin yan, naka-equip na. Paano natin siya idadagdag ngayon dito sa dalawang slots na to? Dito na tayo papasok ngayon sa waxblocks.io. Waxblocks.io. Siyempre, kukonnect muna natin yung ating account. Ayan. Magpo-prompt to lagi ng ganito. So, tip ko sa inyo, i-enable nyo yung pop-up window sa inyong Google Chrome. Ayan, so total wax balance. Ayan po ang aking wax balance, palagay ko. Ngayon pupunta tayo dito. Kauna-unahan, nandito kasi yan sa account. Ang una natin i-click ay contract. Punta tayo sa contract. Right after ng contract, tatype natin yung m.federation. Ayan. Then, get contract. Ayan. And then right after ng get contract na yan, yan, may tables, actions, and ABI. Dito tayo pupunta sa actions. And then, i-click natin itong set bag. After clicking set bag, anong ilalagay natin dito sa account? Ilalagay mo yung account name mo, which is dito nakalagay yan. So, sa akin ay d5zre.wom. And then, ano yung items na gusto mong paghiwalay-hiwalayin para ma-equip mo siya? So, pupunta naman tayo ngayon dito sa Atomic Hub. Okay, wax.atomichub.io. Punta tayo dito sa aking account and then click natin yung inventory. Dito natin makikita, ayun, nakapag-loot pala tayo ng isa. Ano to? Card ID. Rarity is abundant. Para saan to? So, mamaya natin i-explore yan. Okay, hindi ko pa alam kung para saan yan. So ngayon dito, check natin yung details. And then itong area ng to, ika-copy natin yan. Okay. And then babalik tayo dito sa blocks.io. Pero susundin natin yung code niya. Lagyan muna tayong bracket and then yung code na yan. Hyphen. Mali ka niyan! Mali ka niyan, kapatid! Sorry, quotation mark. Lagyan natin ang quotation mark and then paste natin yung ating ID number. Lagyan natin another quotation mark and then comma. Okay? To separate those items. So, tandaan nyo yung kauna-unahan natin yun, ha? Ngayon, balik tayo sa inventory natin. Punta tayo doon sa pangalawang item. Ayan. Details natin. And then, copy natin to. And then, paste natin dito. Pero, huwag nyo kakalimutan ang quotation mark. And another quotation mark. At, comma. And lastly, yung isa pa natin. Ayan. Copy. And, quotation mark. Paste. Quotation mark. And, bracket. Ayan.
And then after nyan, kiklik na natin tong submit transaction. Nagpo-prompt ulit yan ng panibagong pop-up window na inaalaw mo yung transaction na yan. So, ayan. M Federation setback. So, success. Ngayon, tignan natin kung success nga ba. So, before, eto yan. I-reload natin yung page. And Alien Worlds. Login. Tain ulit natin siya mag-load. And click natin itong mine. Ayan na. Bumalik na siya. Ayan na. Ayos na ulit. So, ganun po mag-separate or mag-assign ng same items dito sa ating website na to. Ganun lang siya kadali. Para sa mga bago pa lang o magsisimula pa lang. And then, let's say for instance, meron ka nang na-mine na TLM. Pupunta naman tayo ngayon dito sa wax.alcor.exchange. Ngayon, una nyo makikita dyan ay ito. Okay? So, kinakailangan nyo pumunta dito sa swap. Okay? Wag sa markets. Okay? Punta tayo sa swap. And then, makikita nyo dito, baka kasi mapag-interchange nyo siya. Click nyo muna to. Make sure na nasa taas ang TLM kasi yun ang minamay natin. And then, papalitan natin siya ng wax. Okay? So, click natin tong area to. And then, swap TLM to wax. Ito yung marireceive natin na wax. Don't worry, wala naman tayong... Ayan, 3% lang naman. Medyo mababa naman. Medyo mababa naman ang babayaran natin. 3% lang slippage niya upon swapping. Upon swapping. Pero... mababa na rin siya. Ayan, meron tayong 8.7 ngayon na wax. Para saan ba ang wax? Dito natin yan may bibili sa Atomic Hub. Ayan, punta tayo dito sa market. And then click natin itong Alien Worlds. Ayan. Ayan, dyan tayo makakabili ngayon. So, ito pala yung value ng aking napulot. Ang value pala ng aking napulot kanina lang ay 0.56 wax. Medyo mababa. Okay. So, ang swerte pagka nakakakuha ng mga ganito. So, sa wax ko ngayon, wala pa akong mabibili maganda-gandang item. So, ito nagmamahal na ang standard drill. So, I highly recommend na makabili kayo ng standard drill. Kasi, malaki ang chance na makapag-mine kayo na mas maganda. Okay? And then, right after that, balik tayo ulit sa Alien Worlds and then, click natin tong staking. Okay? Sa staking na to, ito kasi ang TLM Unstaked Balance. So, ito yung pwede nating i-stake dito. Para saan ba ang staking? Ang staking ay parang ikaw ay nagiging middleman sa mga tao na nagtatransact or nagsuswap ng TLM into other cryptocurrency na kapair niya. Just like for instance, dito sa nagbenta ka ng TLM at kinonvert mo siya into wax, may mga magpa-process niyan for sure. And then yung processing fee or the gas fee that goes to the slippage, doon na pupunta yan. So, based on my research and according dun sa mga napagtanungan ko, ganun ang purpose ng staking. So, dito para ka rin nagmamine, pero nakaposition yung iyong certain amount of money from any currency para kumita ka. So, sa IKEA ako mag-stake and then pwede kang mamili kung 25, kung 50, 75, or 100% ng TLM. Okay? Ngayon, naging zero na yung aking unstaked balance. So, kapag ka nagkaroon ulit ako ng TLM, magkakaroon ulit ng laman itong TLM unstaked balance ko and pwede na ako mag-staking dito sa aking account. Okay, so
Na-close ko kasi yung isa kong account eh, na pinatry kanina. Anyway, kung halimbawa na mag-stake kayo, click nyo lang itong stake. And then, kung meron kayong, let's say, 2TLM, i-apply nyo lang kung ilang certain percentage ang gusto nyong ma-stake dyan. And then, confirm. Now, paano kung ayaw nyo na mag-staking? Okay? It takes around 48 hours bago ma-unstake yung inyong inilagay na TLM. Okay? So, yun yung ibang, iba't ibang mga pasikot-sikot dito sa larong Alien Worlds. So, sa inventory ko kasi wala pa akong ibang mga gamit. Okay? Ayan. Wala pa oh. Talagang nagsisimula pa lang din ako, or kasi simula ako pa lang. Ayun. May isang weapon dito. Okay? Sa weapon pala siya pumasok. Rock Cudgel. Okay? Hit it with a rock and then will eat it. So, sana sa next time na paglalaro natin, magkaroon tayo ng isang maganda-gandang loot or makapag-mine tayo ng maganda-gandang NFT. So, regarding dyan, it takes time sa paglalarong to, waiting gaming. So, yun lang. And I hope marami kayo natutunan. Ililink ko sa baba yung mga website na ito na magiging very useful para sa ating lahat, para hindi kayo mahirapan. As well as yung sa land. Eto, ililink ko din itong sa land mamaya sa baba or sa description box. Ililink ko sa description box yung mga kinakailangan nyo sa pagsisimula ng larong Alien Worlds. So, napakadali lang pong gawin ito. Napakadaling laruan. Napakadaling laruin. And I hope marami talaga kayo natutunan ngayon and makapag-start na kayo maglaro. Alright? So, kung nagustuhan nyo tong video na to, please do like and subscribe to my YouTube channel. And please, 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 turn on the notification bell para pag may new video upload ako, manonotify kayo. And for sure, pagkakakita na naman yan. So, ayan, next main natin, it is just about 1 minute waiting time. So, hindi ko napapakita yan. See you next time on my next vlog. And happy earning!